Tumakas na kayong lahat. Iwanan lang ninyo ang inyong mga bala at mga magazine. Ito ang huling mga salita na narinig mula kay Private First Class Roberto Rica Franca na piniling mamatay para lang maligtas ang kanyang mga kasamahan sa walang dudang kamatayan sa kamay ng mga rebeldo noon sa Albarca sa Basilan. Pagkatapos ng matinding sagupaan ay natagpuan na lamang ang katawan ng ating magiting na sundalo na wala ng buhay at halos magkahiwa-hiwalay na ang mga ito dahil sa dami ng kanyang tinamong sugat. Wala na rin ang kanyang mga mata at pati na rin ang kanyang mga lamang loob. Ang tanging naging paraan na lamang para makilalang siya ngayon ay ang kanyang mga tattoo. Pero well, bago pala natin simulan ang kwento ng kabayanihan niya at kung paano niya nilabanan ang mga rebelde ng mag-isa ng walang takot, ay kung ngayon pa lang kayo napadbad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihitin na din ang bell icon. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Si Scout Ranger Corporal Roberto Rica Franca ay ipinanganak noong November 8, 1978 sa Iloilo. Bata pa lamang si Corporal noon ay pangarap na talaga niya ang maging isang matapang na sundalo. Kaya naman sinikap niya na makapasok sa Philippine Army dahil sa kagustuhan niyang may pagtanggol ang mga mamamayang Pilipino sa kamay ng mga rebeldeng tao. At isa pa sa mga nagudyok sa kanya na pumasok bilang isang sundalo ay noong patayin at pahirapan ng mga Abu Sayyaf ang kanyang ama sa lamitan sa Basilan. Ayon sa kwento ng isa sa mga naging CO niya, si Corporal Roberto Rica Franca daw ay yung tipong sundalo na tahimik lang, palaging seryoso at madalang lang kung umiti. Pero isang araw doon ay napagkwentuhan nila na kapag nabigyan daw siya ng pagkakataon na makaharap o makasagupa ang mga Abu Sayyaf ay babawi siya sa ginawa nila sa kanyang ama at hindi niya tatantanan ang mga ito kahit pa matabla ang buhay niya. Nakita daw ng kanyang naging CO ang puot at galit sa kanyang mga mata, pero dinaan na lang daw niya ito noon sa biro at sinabi nga, "Huwag kang mag-alala, nandito lang kami at sasamahan ka namin." Sabay ngumiti na lang ito at umalis. Sa kagustuhang madagdagan pa ni Corporal Rica Franca ang kanyang kakayahan sa pagiging sundalo, ay pumasok siya bilang isang scout ranger at nag-aral din siya ng scuba diving. At dahil sa ipinapamalas ng determinasyon ay naging isa siya sa mga nangunguna at isa sa mga pinakamagaling na humawak ng sniper sa kanyang scout sniper glass. Pero sad to say mga kaibigan, wala kasing masyadong nakalagay na impormasyon sa maraming sites sa internet tungkol sa pagkataon ni Corporal Rica Franca. Ang tanging mababasa lang ay ang ipinamalas niyang kabayanihan noong mapasabak sila sa isang nakakakilabot na inkwentro sa Basilan. At dahil dyan ay tatalo na lang tayo sa pangyayaring yon at doon na tayo magkwentuhan. October 18, 2011, bago magmadaling araw, ang tropa ng mga sundalo at ilang mga scout ranger kasama na si Corporal Roberto Rica Franca ay nabigyan ng isang napakadelikadong misyon. Ang misyon ay pumunta sila sa Albarca, sa bayan ng Basilan, para hanapin at hulihin ang miyembro ng Abu Sayyaf na si Long Malat at isa pa niyang kasama. May mga nakuha kasi silang lead na namataan daw ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na ito na pag-alagala sa lugar. Kaya naman bago pa man magmadaling araw ay umalis na sila sa lamitan para puntahan ang nasabing lugar. Eksaktong alas 5 ng madaling araw nang marating nga nila ang bayan ng Albarca. Ayon sa kwento ni Private First Class Joseph Muico, nang marating daw nila ang lugar at makita ang mga bahayan ay tahimik lang ito at walang anumang ingay na naririnig. Wala ding mga tao at walang mga ilaw. Kaya naman, ang tropa ay nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating nila ang lugar na maraming tao. Naging maayos naman ang lahat. Noong mga oras na yon ay tahimik lang sila at nalampasan din nila ang mga taong nakita nila at nakarating sa isang medyo mapunog lugar hanggang sa... Isang nakakagimbal na putok ng baril ang bumasag sa kanilang katahimikan. Agad silang nagsidapaan, nag-cover sa mga puno at agad na naghanda para lumaban sana. Subalit hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang mga putok. Kaya ang ginawa nila ay inantay na matapos ang mga putok na iyon. Nang tumigil ito ay pinilit nilang umalis sa kanilang kinaroroonan para pumunta sana sa isang mas mataas na lugar. Subalit ang hindi nila alam na yung lugar na pinaplano pala nilang puntahan o yung high ground na dapat ay pupuntahan nila ay doon pala nakaabang ang ilang tropa ng mga Abu Sayyaf. Sa makatuwid ay inambush sila ng mga ito. Pinilit nilang makipagpalitan ng putok pero
Noong mga oras na yon ay may ilan na sa mga kasama nila ang tinamaan ng bala. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, noong sinubukan nilang lumaban ay napansin nila na parami ng parami ang mga reinforcement ng kalaban, sakay ng mga motor, dala ang mga naglalakasang mga armas, at maya-maya pa ay hindi na mabilang ang mga kalabang sumusugod sa kanila. Hindi nagtagal ay napagpasyahan nilang umatras na dahil marami na sa mga kasama nilang sundalo ang may tama na at yung iba ay mistulang wala ng buhay. Dahil sa hindi na nila mapigil ang pagtadtad ng bala ng mga kalaban sa kanilang kinaroroonan, ay biglang napasigaw si Corporal Roberto Rica Franca at sinabing, "Umatras na kayo! Umalis na kayo pero iwanan ninyo ang inyong mga bala!" Ayon naman sa kwento ng pinsan ni Corporal Roberto Rica Franca na si Private First Class Alex Rica Franca na kasama din sa encounter at isa sa mga mapalad na survivor, ay matapang pa rin na lumalaban noon si Corporal Roberto Rica Franca. Walang tama at pinapauna niya na umalis ang mga may tama, at habang papatakas ang mga kasama niya ay kinukovera niya ito ng putok para makalayo sila. Halos lahat ng mga survivor sa inkwentrong yun ay bukang bibig si PFC Roberto Rica Franca dahil siya lamang ang sniper sa kanilang grupo na walang tama at nagpaiwan sa pinakaunahan para maging cover ng grupo at para mapigilan ang mga kalaban na malapitan ang napindaw nilang tropa. Subalit sa kasamaang palad ay natagalang dumating ang reinforcement ng mga sundalo. Noong dumating ang ilang choppers para tumulong sa laban ay nabutan na nilang patay na si Corporal Roberto Rica Franca kasama ang 18 pang sundalong nasawi sa ambush. Ayon pa rin sa kwento ni Alex Rica Franca, na sabi ko nga kanina ay pinsan ni PFC Roberto Rica Franca, ay kasama din siya noon sa mga nag-rescue sa mga 10 na mga napas lang nilang kasama. Ayon sa kanilang report ay umabot sa 19 na sundalo ang namatay sa inkwentrong yun, at ayon sa kanilang nasaksihan mula sa bangkay ni PFC Rica Franca ay parang galit na galit ang mga Abu Sayyaf sa kanya dahil sa halos magkahiwa-hiwalay na ang parte ng katawan niya. Tinanggal ang kanyang trigger finger, tinanggalan din siya ng mga mata at nagtamo ng sobrang daming sugat sa katawan. Ito ay dahil sa siya ang naging dahilan para hindi agad makalapit ang mga rebelde. At dahil sa madami siyang napatay sa inkwentro, ay may na-recover silang 8 katawan ng kalaban na puro ulo ang tama mula sa baril ni Scout Ranger Corporal Roberto Rica Franca. Ayon sa mga survivor, ay dahil sa katapangan at kabayanihan ni Corporal Rica Franca ay hindi na nadagdagan pa ang namatay sa kanilang grupo. Dahil sa ginawa niya ay maraming nabuhay sa kanila. Hindi umano dahil sa kanya ay malamang na malaki ang posibilidad na naubos sila sa ambush na iyon. Subalit hindi yata nakita ng ilang opisyal ang sandatahang lakas at ng dating Pangulong Noynoy Aquino ang kabayanihan ay pinamaras ni Corporal Rica Franca dahil sa hindi pag-usad ng recommendation ng pagtanggap niya sa pinakamataas na parangal sa isang sundalo, at ito sana ang Medal of Valor. Pero kahit na ganun pa man, namatay man si Corporal Roberto Rica Franca, pinatunayan naman niya na ang sundalong Pilipino ay talagang matatapang, maasahan at handang mamatay sa gitna ng kanilang sinumpaang tungkulin. Saludo po kami sa inyong katapangan, Corporal. Isa po kayong tunay na bagong bayani. Rest in peace po. At siguro ay dito na matatapos ang video natin ngayong araw, mga kamaster. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. Pakihit nyo din po yung bell icon at piliin nyo yung all notification para nang sa ganun ay hindi talaga kayo mahuli sa mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!